Magandang araw mga kaprobinsyan. Napakatagal na wala tayong video. So bakit kaya? Alam niyo mga kaprobinsya, sa sobrang busy ko na, napabayaan ko na rin yung ating mga bougainvillea. At saka nung dumaan sa amin yung mga sunod-sunod na bagyo, ang daming nasira at pati yung kanilang pamumulaklak ay naapektuhan. Kaya nawalan ako ng gana sa pag-aalaga ko ng bougainvillea. Pero ngayon mga kaprobinsya, magsisimula ulit tayo. Kasi nakasanayan ko na yung bougainvillea ko, naging part na ng buhay ko ang mga bougainvillea na to. At saka, nanghihinayang din ako sa mga nasishare ko sa inyo at alam ko din na maraming nakasubaybay dito sa ating bougainvillea journey. Kaya umpisan ulit natin ang pagpapaganda ng ating mga bougainvillea. Pero bago yan, tignan muna natin lahat ang ating mga bougainvillea kung kumusta na nga ba ang kanilang mga kondisyon. Okay? Dito sa parte na to, kung maalala ninyo, napakaganda ng mga hanging bougainvillea natin dati dito. Ganito sila dati, no, yan. Talagang napakaganda yung mga hanging dito na bougainvillea. Ngayon, mapapansin nyo, ayan, tinamaan ng bagyo, nagiba na, nasira na, nahulog na rin lahat yung mga hanging bougainvillea natin, kaya wala na. Kaya uulitin natin lahat yan. At dito rin, sa parte na to, mabuti nga ngayon, medyo nakaka-recover na sila, trying hard na silang mamulaklak. Pero mapapansin nyo, hindi na katulad dati na maganda. Dito rin sa banda rito ay napaka yabong na ng mga damo. Wala ka nang makikitang maganda kundi damo-damo na lang. Pero gagawin natin yan ng paraan bago mag-Christmas. Ipapakita ko sa inyo yung magiging transformation ng ating garden ulit. Makikita ulit ninyo yung mga bulaklak. Posible yun. Dito rin mga kaprobinsya, wala nang maganda rito. Puro damo na lang. Ayan o. Oh. Ayan. Tsaka dito, wala na. At kung mapapansin nyo, yung iba talagang halatang napabayaan kasi yan, oh, may mga paso tayo dito, namimilit silang namumulaklak pero madamo-damo na yung mga yan. At lalong-lalo na itong ating mga 21J, kawawa naman sila, naawa ko sa kanila. Oh. Talagang halos hindi mo na makita yung paso nila sa tangkad ng mga damo. At pati rito, ayan yung mga yan, oh, ayan, tumaob-taob na yung mga paso, nasira-sira na ng mga kung ano-ano yan, nabasag-basag na sila. Saka yung mga yan, oh. So, ganyan. Wala na talagang kabuhay-buhay ang mga bougainvillea na probinsya ng daddy. Pero, kaya ako ginagawa itong video na ito para ipakita ko sa inyo na kayang-kaya ulit natin itong pagandahin. The same sa banda rito, ayan, oh, nakatabunan na sila ng mga kung ano-ano, mga kalat, mga damo-damo. So, matangkad na yung mga damo dito. Pati rin doon, wala na kayong makikitang maganda. Ayan. So, ayan mga kaprobinsya. Kaya ang unang-unang gawin natin ngayong araw ay maglilinis muna. So, lilinisin natin itong mga matatangkad na damo, ayusin natin, and then, subaybayan nyo itong aking hanggang Christmas na video tungkol sa ating mga bougainvillea kung kaya ba natin silang maibalik sa dati, sa dating ganda. Okay, umpisan na natin ang paglilinis. So, heto mga kaprobinsya, medyo ititrim natin yung mga damo-damo muna, tapos yung mga matatangkad, subukan natin na bunutin later on. Okay, mag-trim tayo ng damo para malinis natin. At syempre mga kaprobinsya, itong mga paso-paso, tanggalin din natin itong mga damo-damo. Ayan, kailangan malinis natin to kasi sa next na video na gagawin ko ay maglalagay na tayo ng mga fertilizer. So ngayon, magdadamo-damo lang tayo para at least ready sila. So lahat ng mga paso, kailangan natin i-clear ang kanilang mga damo-damo. Ayan, ang daming mga damo mga kaprobinsya. Tsaga-tsaga lang, kailangan matanggal natin lahat ang mga damo na to.
medyo madami-daming mga paso yung lilinisin natin. Nasa 100 mga paso to, kaya matagal-tagal din tayo. Okay mga kaprobinsya, hanggang dito lang muna itong video na ito. So, abangan nyo yung next na video natin. Ipapakita natin yung naging output natin. Sa ngayon, di tayo makapag-concentrate na mag-video kasi dami natin gagawin. Basta at least nakita nyo na kung ano na yung itsura ng ating bougainvillea garden ngayon, na talagang down na sila. Pero, i-recover natin yung dati nilang mga ganda at mga bulaklak. Okay? Salamat mga kaprobinsya at see you in my next videos.